Nalaman nga natin sa chapter 333 ng manga na itong si Julius at si Lucius e dalawang magkaibang soul. Kumbaga dalawang soul na nasa iisang katawan. Yes guys, isinilang nga itong sila Julius at Lucius sa iisang katawan lang. So magandang panimulang explanation nga ito mula sa creator ng Black Clover mula sa isang mahabang break. Since inaakala nga nating lahat na traitor itong si Julius all along. Which is mali naman pala. Anyway, bago ko nga simulan itong video na to, ipapaalala ko lang na sasaklawin nga ng video na to yung 3 latest chapters ng Black Clover. Hinintay ko ngang maging 3 ang chapters para nga hindi kayo mabitin sa kakanood. Ngayon kung malinaw na ang lahat, game umpisahan na natin itong topic natin. Pagpunta nga nitong si Lucius sa lokasyon nila Asta, may nasense na kaagad itong si Asta na parang merong medyo kakaiba sa Wizard King. At dito pinahinto na nga ni Lucius ang oras. At dahil nga sa anti-magic ni Asta, hindi nga siya tinablan itong pagpapahinto ng oras ni Lucius. Bali itong part nga na to ini-imply sa ating mga fans na itong si Asta nga ang magiging susi sa pagtalo kay Lucius. Since hindi nga kayang pahintuin ni Lucius ang oras kay Asta. Meaning capable si Asta na matalo itong si Lucius. Dahil natural counter nga niya itong anti-magic ni Asta. Diba? Bali sa sumunod na panel nga naramdaman ni Asta yung mana ni Lucifero kay Lucius. Kaya naman binunyag nga ni Lucius na inabsorb nga daw niya si Lucifero. Meaning kinumpirma na ni Lucius na patay na nga talaga itong si Lucifero. At dito nagtataka ngang tinanong ni Asta kung sino nga daw ba itong si Lucius. Since yung katawan nga niya yung Wizard King na si Julius. Pero yung mana nga neto at ki ibang tao ang sinasabi. Kaya naman nagpakilala na nga itong si Lucius at binanggit ang pangalan niya. Kung saan siya nga daw ang tagapagligtas ng mundo. Si Julius nga daw patay na. Dahil sa nagampanan na nga daw neto ang misyon niya alang-alang sa tunay na kapayapaan. Nung marinig nga ito ni Asta hindi siya naniniwalang patay na yung Wizard King nila. Kaya naman dito malakas nga niyang sinigaw na tatalunin niya itong si Lucius at ililigtas nga daw niya si Julius. Kasabay nga neto tinanggal din ni Asta sa pamamagitan ng anti-magic niya itong time freezing spell na ginawa ni Lucius na nagresulta nga sa paggalaw ulit ng mga kasamahan niya. Sa sumunod na chapter nga nagpatuloy itong gigil ni Asta kay Lucius. Kaya naman inatake nga niya ito gamit yung espada niya na mabilis nga lang nailagan ni Lucius. At habang pinag-aaralan nga ni Lucius itong mga atake ni Asta, natuklasan nga niya na physical attack nga lang ang gagana kay Asta. Kaya naman inatake nga niya itong si Asta ng direkta na mabilis nga lang na counter attack ni Asta. Nung makaramdam na nga si Lucius na tama na ang paglalaro, dito nag-transform na nga siya. Nag-transform nga siya ng similar yung itsura niya sa isang angel na merong horn. So itong appearance nga ng transformation ni Lucius, parang semi-foreshadowing nga ito sa dating squad ni Julius which is yung Grey Deer. Since similar nga sa deer yung sungay niya. Bali tinawag nga ni Lucius itong transformation niya na humanity's true form. So nagulat nga si Asta nung makita itong transformation na to. Pero kahit ganun nga mabilis pa rin niya itong inatake. Kaso bago pa nga makalapit itong si Asta, bigla ngang tineleport ni Lucius itong si Sister Lily. Kaya naman naudlot nga itong atake ni Asta. At dito sinabi nga ni Lucius na yung magic nga daw na meron siya soul magic. Nagagawa nga daw niyang matransform ang soul ng kahit na sinong mahawakan niya. Kaya naman ginawa nga niyang sample itong si Sister Lily. Tin-transform nga niya itong soul ni Sister Lily at tinurn ito na similar yung appearance sa isang devil. Nung makita nga ni Asta yung pagbabago sa appearance ni Sister Lily nagulat ito. Kaya naman nagkaroon nga ng pagkakataon itong si Lucius na atakihin ng open itong si Asta sa dibdib. At sinabi na masyado nga daw fragile itong soul ni Asta. Bali sa part nga na to sobrang witty nga ng ginawa ni Lucius. Since yung pinuntirya niya nga itong malapit kay Asta o yung soft spot niya. Kumbaga kung ano yung kahinaan ni Asta which is si Sister Lily, yun nga yung ginamit niya para sa advantage niya. At dito nakita na nga nating papabagsak na itong si Asta na dumadanak ang dugo niya. Sa sumunod na chapter naman ang unang scene nga na nakita natin yung naging resulta ng atake na ginawa ni Lucius. Grabe nga yung epekto ng atake niya kay Asta. At mukhang nasa critical na kondisyon na nga itong si Asta. Na-recognize din naman yan ni Lucius. Kaya nga nung sinabi ni Asta na hindi pa siya tapos sa paglaban, sinabi nga na itong si Lucius na nagbabluff nga lang daw itong si Asta. Dahil base pa nga lang daw sa itsura niya any minute nga daw
mamamatay na siya. Nung makita nga ni Noel itong mga kaganapan na to, bigla niyang inatake itong si Lucius, na mabilis nga lang nasalag ni Sister Lily gamit yung special magic niya. Yes guys, ipinaliwanag nga ni Lucius na ininsert nga daw niya yung part ng soul ni Beelzebub kay Sister Lily, kaya siya nakakagamit ang special magic. Nagtataka nga itong si Noel sa pinagsasabi ni Lucius, kaya naman inexplain pa nga ni Lucius kung ano yung pinaggagawa niya. Sinabi nga niya na fully control na nga daw niya ang mga Supreme Devils na natitira sa Underworld, at balak nga daw niya itong gamitin sa mga tao, kung saan tatawagin nga daw niya itong mga to na mga Paladins. Paladins na lalaban para sa kapayapaan sa mundo. At itong si Lucius nga daw ang magiging Wizard Emperor. Anyway, nung makita nga nila Mimosa at Nero itong sitwasyon ni Noel, inatake nila itong si Sister Lily, na mabilis nga lang na prevent ni Sister Lily gamit ang special magic niya. At dito nagsorry nga si Sister Lily kay Asta, dahil yung pagpatay nga daw sa kanya magbibigay ng tunay na kapayapaan sa mundo. At dito tuluyan na ngang inatake ni Sister Lily si Asta, na nagresulta nga sa paglaho ni Asta. Nung makita nga ito nila Noel, grabe nga yung naging reaksyon nila. Nung masaksihan naman ito ni Lucius, sinabi nga lang niya na ngayong wala na nga daw ang hadlang sa plano niya, masasaksihan na nga daw ng mga tao ang Judgment Day, which is 7 days nga daw simula ngayon magkakaroon ng Final Holy War. Sa sumunod na panel naman, nakita nga nating sabay-sabay dumating itong mga Magic Knight Captains. Lahat nga ng mga captains na to naguguluhan, since ang alam pa nga rin nila itong taong nakikita nila sa harap nila si Julius, ang Wizard King nila. Pero itong si Yami nga iba ang nararamdaman sa taong nakikita niya. Ibang-iba nga daw ang ki at mana nito, pero yung mukha at katawan nga daw niya si Julius. At bago pa nga makalapit itong mga Magic Knight Captains, bigla na ngang nag-teleport itong sila Sister Lily at Lucius paalis. At dito na nga nagtatapos itong latest chapter ng Black Clover. So all in all, itong first 3 chapters nga pagtapos ng isang mahabang break, masasabi ko ngang parang ito yung introduction para sa final arc. Kumbaga pinatikim tayo ni Tabata ng appetizer sa kung ano yung pwede niyang gawin sa final arc. At ang pinakamalaking tanong nga sa nangyari kay Asta, patay na ba siya? Niligtas kaya siya ni Sister Lily at tineleport lang kung saan? O itong ganap ni Lucius Socrates, hindi naman talaga siya masama, bagkos nire-ready niya lang si Asta para sa mas malaki niyang kalaban. Dahil kung tutuusin, sa moment pa lang na to, kayang-kaya niya nang patayin si Asta, diba? Pero still, hindi niya yon ginawa. Anyway, may idea ba kayo sa pwedeng kahantungan ni Asta sa ataking ginawa sa kanya ni Sister Lily? Kung meron, i-comment nyo na nga yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!